Nang dahil sa inyong programa, nakakawala po ng pagod at stress sa trabaho. Kasalukuyan po ako ngayon dito po sa may Singapore bilang domestic helper. Ika-11 po ako sa aming magkakapatid. In short, 12 po kami magkakapatid. Lumaki po kami sa simpleng buhay at masayang pamilya. Nagkaroon ako ng boyfriend second year high school. Pag-aral ang priority ko. Dalawa, naging boyfriend ko sa high school at lahat ay puppy love lang. Tumuntong ako sa college. Same pa din boyfriend ko, si Mr. M. Working student ako kaya di ko siya mabigyan ng oras. Nag-aaway kami palagi. Selos siya sa mga kaklase kong bading. Naghiwalay kami dahil marami ako naging BF ulit pero di ko sineryoso. Mahilig po ako DJ makinig dati sa mga kwento or sa mga wanted textmate sa radyo. Marami ako nagka-textmate at naging boyfriend pero walang kaseryosuhan DJ. Ina-enjoy lang namin ang buhay dalaga. After meet ng textmate, hindi namin pinapansin pagkatapos hanggang nagraon ako ng ka-chatmate na iba ang dating sa akin. Second year college ako, naramdaman ang tinatawag na true love na. Doon ko na naramdaman. Naranasan ko na kiligin kapag ka-chat ko siya. Buwan ng November, DigiGel. Nag-decide ako na i-meet ko ang textmate ko na nagpapakilig sa akin. Gwapo siya, 6 years agwat namin. Graduate na siya ng college at nagtatrabaho na sa may isang fast food doon sa may Metro Iloilo. Dumating ang araw na nag-meet kami sa super kilig ako sa kanya. Niyaya niya ako sa bahay nila para ipakilala niya ako sa pamilya niya. Doon ako natulog sa kanila, DJ. Super bait ng family niya at super gentleman naman siya. Nirespeto niya ako, DJ. Close kami ng mga kapatid niya. Kinaumagahan, umuwi na din ako sa amin. Natuloy ang relasyon namin hanggang may nag-start naging kami, DJ, buwan ng July. Nag-meet kami ng November, buwan ng May, birthday ko. Tumawag sa DJ, akala ko siya na talaga tumawag. Nagulat ako, babae yung sumagot. Pero siya tumawag, pero yun ang sumagot. Okay. Nagpakilala siya na boyfriend daw niya si Mr. Z. Di ko nasagot, naiyak na lang ako, DJ. Di ko na siya kinuntak pa. Masakit pero ayaw ko marinig ang mga paliwanag niya. Mag-end na ng semestral break namin. Sa di ko inaasahan, nagkasakit ako, DJ. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko kaya hindi ako nakakuha ng final exam. Kaya pinakausapan namin ang professor ko na kung pwede kukuha na lang ako ng special exam. Kaya pumayag din ang prof ko. Dahil sa sakit ko, nag-decide na lang ako mag-stop ng college. Timing din na mag-college na din bunso namin kaya ako na lang po ang nag-give way na mag-stop dahil di kaya ng parents namin magpa-aral sa amin kasi di na ako nakabalik sa teacher na nagpapa-aral sa akin. Marami pa akong pinasukan na trabaho, DJ. Kasambahay, taxi operator assistant ng ama ko sa pag-deliver ng mga negosyo kasi negosyante po ng gamot. Back to love life at the age of 18, nagkaroon ulit ako ng boyfriend. Nakilala ko siya dahil kapitbahay lang siya namin ng kaibigan ko. Naging okay naman po kami sa una ni Mr. F. Pero sa huli, parang hawak niya na ako sa liig. Ayaw niya ibigay ko sa parents ko ang sahod ko. Boyfriend mo pa lang. Kaya doon kami hindi nagkakasundo. Umabot din kami ng 6 na buwan
ayaw ko o sa ugali niya kasi kinukontak pala niya ang ex ko na si Mr. Z. Pinagmamalaki niya, takot daw ako sa kanya. Dumating ang araw, sa hindi na inaasahan, nagkita ulit kami ni Mr. G. Nagkwentuhan kami at nasabi niya na ayaw daw niya ugali ng BF ko. Hindi daw niya nakita na nirespeto ako ng boyfriend ko dahil sa palagi ako problemado. Naisipan ko ulit, DJ, na mag-try, maghanap ng ka-textmate at nakilala ko si Mr. R. Wow, dabi. Na kinakasama ko na hanggang ngayon. Ito si Mr. R. Bago naging kabi ni Mr. R, nakasama ko din siya sa galaan kasama ang boyfriend ko na si Mr. F. Sa una, DJ, friend lang kami ni Mr. R. Sa kanya ko kasi nakita ang ugali ng first love ko na si Mr. Z. Kaso nga lang, di na kami pwede kasi may GF na din siya at ayaw ko naman masira ang relasyon nila nang dahil lang sa akin. Nagsiselo si Mr. F kapag kasama ko si Mr. R. No? Digital sa una kasi parang kuya ko lang po si Mr. R. 7 years agwat namin sa edad. Masiyahin siyang kasama, very supportive sa mga plano ko sa buhay. Wala siyang tinatago sa akin, DJ. Alam ko na may una siyang asawa at 2 anak. Dahil sa selos, ayaw bati kami ni Mr. F hanggang humantong na lang sa hiwalayan. Noong di na kami nagkita ni Mr. F, naging close kami niyang sobra ni Mr. R hanggang sa di namin nawala yan na nahulog na pala panti ay napalaloob namin sa isa't isa. Okay. Di ko iniisip ano ang sitwasyon niya, basta ang alam ko sa kanya, kung nakita ang katangiang hinahanap ko. Nabuntis ako, DJ. Umuwi kami sa amin. Sa una, ayaw ng parents ko dahil pamilyado na siya dati. Pero anong magawa namin? Buntis na ako. Nalaman din ng family niya na 3 years na pala na di na umuwi sa asawa niya. Iniwan na sila ng mga anak niya. Tiyahin niya nag-alaga at sa Maynila ang mga bata. Pero nung huli na, inuwi din sila ng tiyahin niya sa kanila at napunta ito sa parents ng babae. Nagsama kami ni Mr. M dahil hanggang manganak ako at sa kawasawi ang palad, namatay anak ko. Base sa mga doktor, di nakayanan ng bata ang mga gamot na tinitake ng papa niya. Tinitake ng papa niya. Okay. Naging abnormal siya, DJ. Hydrocephalus kung tawagin ang anak ko. Namatay siya after 4 years. Nabuntis ulit ako. Takot, pangamba at baka same pa rin maging anak namin. Noong nalaman ko na buntis ako, nagkakasundo kami ni Mr. R na di na muna kami mag-siping for the safety of our baby. Dahil si Mr. R may sakit na cause ng paninigrilyo, yan ang dahilan ba't iniwan siya ng asawa niya. Mahina daw immune system sa sigrilyo bago naging kami, DJ, putol na ang isa niyang daliri sa paa. Dahilan na di na siya nakapagtrabaho. Kaya noong nanganak ako ng pang second baby ko, siya naman palagi or paggala ng sakit or okay. Nangako ako sa kanya, di man kami kasal, di
kung say ano, di ko siya iwan dahil siya ama ng anak ko. Minahal ko siya DJ, kung dati awa lang ang naramdaman ko sa kanya, huli pa rin eh, napamahal na siya sa akin. Lumalaban kami sa dagok ng buhay. Naranasan ko mag-harvest ng palay, magtrabaho sa tubuhan. Lahat na lang yata ng trabaho, kinaya ko para para sa mag-ama ko. Hanggang sa nag-decide ako, paoperahan ko siya at naging successful ang operation niya, DJ. To God be the glory, gumaling naman siya, DJ, hanggang sa nag-decide na ako mag-abroad. Dahil sa naputulan na siya ng paa. Naiwan siya sa bahay kasama anak ko. Nakasaklay siya pero dami bilib sa kanya, masipag siya, DJ. Sipit technician po siya, minsan gumagawa siya ng mga kakanin at binibinta sa labas ng bahay. Dahil malapit lang bahay namin sa school. Marami humahanga sa kanya. After ko mag 2 years dito sa may Singapore, bumalik sakit niya. Pinaputol ulit namin ang daliri niya sa kamay. Nakarami na siyang binawal sa kanya ng doktor. Ako naman patuloy sa trabaho, pinaramdam ko sa kanya na andito pa rin ako, nakasuporta. After 1 year ulit bago ako umuwi sa para sa pang 4 ko na taon sa may Singapore. Bumalik naman ang sakit niya noong 2019. Kaya after ng bakasyon ko, bumalik ako para makapagpa-opera ulit siya. Ngayon, dalawang paa niya naputol. Lahat below the knee, pero go pa rin siya sa buhay. Lalo na't kinuha ko mga anak niya sa una niyang asawa. Sa ngayon, kasama na niya 3 niyang anak sa bahay namin. Ang panganay niya paminsan-minsan na mamasyal sa bahay dahil may work na. Ang bunso naman niya kasama ng anak namin sa bahay. Masaya ako dahil alam ko natupad na ang pangarap niya na makasama ang mga anak niya. Sa ngayon, andito pa rin ako sa may Singapore, still hoping na matapos na ang COVID at hopefully makauwi na din sa February. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Didigel. Hope mapulutan ito ng aral ng mga viewers. Gaano man kahirap ang buhay, huwag sumuko. Challenge lang po ito sa atin. Pagpasensya na kung napakahaba ng aking sulat. More power and keep safe always. God bless you, Didigel, and your company. Sender number 4, Miss Lin of Singapore. Digital Love Lines.